mga kasati lahat. Ituturoy natin yung discussion natin dun sa ating last video lesson about similarity. But this time, we will talk about similarities of right triangle. Ano nga ba yung dapat natin malaman sa ating video lesson today? So, unang-una, we have the right triangle similarity theorem, Pythagorean theorem, 45-45-90 right triangle theorem, and 30-60 right triangle theorem. First is the right triangle similarity theorem, or the RTST. Sabi dito, if the altitude is drawn to the hypotenuse of a right triangle, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. So we have a given triangle here, which is triangle TCA, yung ating pinakamalaking triangle. Ang sabi, if triangle TCA is a right triangle, so with the angle TCA as right angle, so ito yan, yung ating right angle or 90 degrees. And TA as the hypotenuse. TA yung opposite side ng ating right angle. And CS is an altitude to the hypotenuse of triangle TCA. CS, ito yung ating height. Then, triangle TCA, yung ating pinakamalaking triangle, is similar to triangle CSA, yung ating pangalawang malaking triangle. And yung smallest is also similar to triangle TSC. Ito yan. So we have three similar triangles. So kung pag-iwahwalayin natin yung tatlong triangles na meron tayo is eto siya. Or eto sila. We have triangle TCA, triangle CSA, and triangle TSC. So yung tatlo na yan are similar with each other by the RTST. Pythagorean theorem. The square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sums of the squares of the legs. So ito yung magiging basis natin about Pythagorean theorem. Dito natin makukuha yung ating formula on how to solve a right triangle using the Pythagorean theorem. We have a given triangle here, which is triangle CAD or right triangle CAD. So we have a given TC. TC is equal to B. Na-represent niya si TC or side TC. B rin yung ating given na side. And CA is equal to A as the legs. So itong dalawa na to, yung katabing side ng ating right angle, sila yung legs natin. And TA, yung ating hypotenuse, is na-represent niya as C. Angle TCA is a right angle. TCA, ito nga. So yung ating right angle. And ito yung magiging formula natin based dun sa ating definition ng Pythagorean theorem. So itong formula na to is base lang sa ating given na figure kasi ito yung letters na meron tayo. So based dun sa ating definition, so ang magiging formula natin is C squared is equal to A squared plus B squared. Paano nga ba? Ang sabi ng Pythagorean theorem, the square of the hypotenuse, or yung C, ito yan. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the two legs. Ito yan. Square ng two legs natin. So, yung pinakatatandaan natin na formula. Ito is, nakuha lang natin yung formula based sa ating given. Next is the 45-45-90 right triangle theorem. Each leg is square root of 2 over 2 times the hypotenuse. And the hypotenuse is square root of 2 times each leg. So, ito yung magiging basis natin or magiging formula natin on how to find an unknown side gamit yung 45-45-90 right triangle theorem. So, ang leg natin na represent niya is small letter L and hypotenuse is small letter H. So, we have a given figure here. At yan, 45-45-90. So, we have two legs. Itong dalawang legs na to are equal. Bakit? Kasi they have the same angle. Angle 45 opposite side niya is yung ating leg. Angle 45 opposite niya is side L. Meaning, yung ating dalawang angle, pareho sila. So, pareho din yung ating dalawang sides na opposite dun sa dalawang angles na meron tayo. And syempre, yung ating longer side, yung opposite side ng ating right angle or 90 degrees is the hypotenuse, yung longest side natin. So, given right triangle with leg, yun nga, small letter L, and hypotenuse is small letter H. The formula natin sa ating hypotenuse is equal to the square root of 2 times the leg, kahit alin sa dalawa na yan, kasi equal naman sila. And for the leg, leg is equal to the square root of 2 over 2 times
the hypotenuse. So ito yung ating formulas. Itong mga formula na to is nakuha natin sa definition ng ating 45-45-90 right triangle theorem. And lastly, the 30-60-90 right triangle theorem. The shorter leg is 1/2 the hypotenuse or square root of 2/2 times the longer leg. So dalawa yung magiging formula natin in finding the shorter leg. The longer leg is square root of 3 times the shorter leg. And the hypotenuse is twice the shorter leg. So ito yung nare-represent ng ating mga sides. Shorter leg, small letter S, longer leg, small letter L, and hypotenuse, small letter H. So this is our figure, 30-60-90. Siyempre, yung 30, yun yung pinakamababang angle na meron tayo. So yung opposite side niya is yun din yung ating shorter leg. And then yung 60, yung opposite side niya is the longer leg. Inuulit ko, yung 30 degree, yung opposite side niya, shorter leg. Yung 60, yung opposite side niya is the longer leg. And syempre, yung ating longest side or yung opposite side ng ating right angle is the hypotenuse. At yan, na-represent ng bawat side. And yung formula na meron tayo is H or the hypotenuse is equal to 2 times the shorter leg. And then, para naman sa shorter leg, we have 1/2 times the hypotenuse or S is equal to square root of 3/3 times the longer leg. And lastly, the longer leg is equal to the square root of 3 times the shorter leg. So for example, ang given natin is shorter leg, hahanapin natin yung hypotenuse and yung longer leg. Kapag naman longer leg ang given, shorter leg and hypotenuse ang hahanapin. And kapag hypotenuse ang given, longer leg and shorter leg ang hahanapin natin. So we'll have an example about Pythagorean theorem. So we have A. Solve the following using the Pythagorean theorem. Find each missing length to the nearest 10th. So we have a given right triangle. We have A is equal to 8, B is equal to 4, and yung unknown natin is CC or the hypotenuse, yung opposite side ng ating right angle. So kung makikita natin, we have two legs which are A and B and the hypotenuse is C. So baka yung magiging solution, ang formula natin is hypotenuse is C, tama. So C squared is equal to A squared plus B squared. Ito yung ating legs. So we'll substitute. Unknown is C. So C squared is equal to 8 squared plus 4 squared. So ayan, given natin yan. C squared is equal to 64. 8 squared is 64, not 60 na. Ano ulit ko? Kapag ini-square natin yung ating value is, mumultiply natin siya by itself. So 8 times 8 is 64. Tulad dito, 4 squared is 16. And then we will add 64 plus 16 is 80. And then to cancel yung ating square dun sa C is we will use square root property. So we square root natin yung kabila natin. So C is equal to the square root of 80. And then using calculator, square root of 80 is equal to 8.9. So kung makikita natin sa ating answer, dahil si C ang ating longest side or the hypotenuse, dapat siya yung pinaka malaking value or pinaka mataas na value na meron tayo. Bakit? Kasi nga, siya si hypotenuse. Kapag yung hypotenuse natin is mababa sa A or sa B, or sa legs na meron tayo, medyo mali yung answer natin or mali talaga yung answer natin. Kasi dapat longest side yung ating hypotenuse. So we have another example. We have a given right triangle here. A is unknown, B is 7, and C is equal to 12. So makikita natin, same yung ating given na sides. A, B, and C pa rin sila. So si C pa rin yung ating hypotenuse based sa ating given na figure opposite side ni angle 90. So we have same formula, C squared is equal to A squared plus B squared. So CC is 12, A is unknown, and then B is 7. 12 squared is 144, is equal to A squared, yung ating unknown, plus 49. 7 times 7 is 49. Next, pagkasamahin natin yung ating like terms, which are 49 and 144. Si 49, itatranspose natin sa kabila, magiging negative. So 144 minus 49 is equal to 8 squared. Next, 144 minus 49 is 95. Is equal to A squared. Using square root property, i-square root natin yung kabila, which is 95. Square root of 95 is equal to 8. So we will use calculator. Square root of 95 is 9.7. Is equal to 8. Or A is equal to 9.7. So let us check kung tama ba yung ating answer based dun sa ating mga given. Longest side is C.
letter C, or yung hypotenuse, which is 12. So, reliable yung ating answer kasi mas mababa dun sa ating longest side. Dito naman sa A and B or sa legs natin, kahit sino mataas, okay lang. Basta dapat huwag lang silang tataas dun sa ating hypotenuse. Letter B naman tayo, fill in the blanks with their measures using the formulas derived from 45-45-90 and 30-60-90 right triangle theorem. So, we have number 1, every natin given a figure. 45-45-90 formula. And then, if h is equal to 3, then, ang sabi dito, like natin is equal to 3 square root of 2 over 2. Paano nga ba natin makukuha yan? So, ang formula natin, kapag hypotenuse ang given, ang gagamitin natin is big kasi siya yung nawawalang sign. So, pwede gagamitin natin formula. Ang formula niya, square root of 2 over 2 times the hypotenuse. And ang ating hypotenuse is 3. Bakit po naging 3 square root of 2 over 2? Tandaan nyo, we cannot multiply whole numbers sa radical. Ang iba dito, ang gagawin nila, 3 times square root of 2 is square root of 6 kung baguhan ka lang. So, hindi pwede yun. Imagine nyo na lang na si square root of 2 is x siya. Say, for example, square root of 2, i-represent natin as x. 3 times x is equal to 3x. So, ganun din sa ating radical. 3 times square root of 2 is 3 square root of 2. So, ang magiging answer natin, 3 square root of 2 over 2. Next is, if our leg is equal to 11, syempre, given na yung leg, hahanapin natin si hypotenuse. So, ang formula natin is square root of 2 times the leg. So, same doon. So, ang ating leg is 11. So, our answer is 11 square root of 2. Kasi nga, leg times square root of 2. So, hindi natin pwede i-multiply yung ating radical direkta dun sa ating whole number na magiging square root of 22. Maling-mali yun. So, ang magiging answer natin, tandaan nyo lang, ang radical is parang i-represent mo siya as x kapag minumultiply mo siya sa whole number. Kaya, answer natin, 11 square root of 2. Next is 30-60-90 naman yung gagawin natin. So, we have the formulas. And, unang-una, if shorter leg is equal to 7. Siyempre, shorter leg ang given, hahanapin natin si longer leg and the hypotenuse. So, ang formula natin sa longer leg is square root of 3 times the shorter leg. So, ang mangyari is square root of 3 times the shorter leg, which is 7, kaya 7 square root of 3. Same nung ating diniscuss kung sa 45-45-90. And then, next is the hypotenuse. Formula is 2 times the shorter leg. So, 2 times 7, ayan. Shorter leg natin is 7. 2 times 7 is equal to 14. So, ang hypotenuse natin is equal to 14. Next is, if our hypotenuse is equal to 8, syempre hypotenuse ang given, na hahanapin natin shorter leg and longer leg. Unahin natin si shorter leg. Ipili tayo sa dalawa kung ano yung ating gagamitin na formula based sa given. 8 yung given natin, so dito tayo sa merong hypotenuse. So, shorter leg is equal to 8 times 1 half kasi ang hypotenuse natin is 8. 8 times 1 half is equal to 4. Inuulit ko, kapag shorter leg ang hinahanap, dalawa yung formula natin. Depende yung gagamitin natin ng formula dun sa given natin. So, ang ginamit natin dito is shorter leg is equal to 1 half times the hypotenuse. Kasi, ang given natin is hypotenuse. So, S is equal to 8 times 1 half. Ang shorter leg natin is 4. Next, longer leg naman tayo. So, ang longer leg natin is, ito yung formula natin. Ang answer natin is, longer leg is equal to 4 square root of 3. Bakit? Ang formula natin, shorter leg ang ating gagamitin. So, yung nakuha natin dun sa una, siya yung gagamitin natin value para kay shorter leg. Hindi na si 8 kasi hypotenuse to. Ang formula natin is, longer leg is equal to square root of 3 times the shorter leg. So, 4 yung gagamitin natin. 4 times square root of 3 is 4 square root of 3. Next is, if the longer leg is equal to 4 square root of 3. So, ito yung given. Ang hahanapin natin, shorter leg and the hypotenuse. Unang-unang hahanapin natin is the shorter leg. So, given natin is the longer leg, we have two formulas. Ito yung gagawin natin formula kasi meron tayo longer leg dito. And yung given natin is longer leg. So, shorter leg is equal to 4 square root of 3 times square root of 3 over 3. So, paano natin nakuha si 4 times 3 all over 3? So, ganito yan. 4 square root of 3 and square root of 3 kapag minultiply natin yan is makakancel natin yung ating radical. Kapag parehong-pareho yung ating radical, say for example, we have square root of 4 times square root of 4.
Dahil pareho silang radical, pwede tayo mag-multiply. Ang makukuha natin, square root of 16, tama. And the square root of 16 is 4. So, pinaka-basic, i-cancel na lang natin yung ating radical. And yung makukuha natin nun, square root of 4 times square root of 4 is 4. Same tayo dito. 4 square root of 3 times square root of 3 is, makakancel na yung radical natin, ang makukuha natin, 4 times 3, all over 3. Next is, we can cancel 3 and 3. Ang makukuha natin is 4. Or kung gusto nyo ganito, 4 times 3 is 12 divided by 3 is 4 pa rin. So, kung makikita natin, pwede tayo mag-cancel. So, 3 and 3 makakancel. Ang maiiwan is 4. So, our shorter leg is 4. Next is, we will find the hypotenuse. Bakit nga ba natin inuna si shorter leg? Kasi, ang formula ng ating hypotenuse is 2 times the shorter leg. So, kailangan kapag longer leg ang given, nahanapin muna natin si shorter leg para mahanap si hypotenuse kasi kailangan si shorter leg sa kanyang formula. So, we have h is equal to 2s, which is the shorter leg is 4, yung nakuha natin kanina. So, 2 times 4 is equal to 8. Next is, we will try to solve real-life problems using 45-45-90 right triangle theorem. So, natin given natin. A vacant lot has the shape of 45-45-90 triangle. If the longest side of this lot measures 52 meters, find the perimeter of the lot. So, ang ating longest side or the hypotenuse is 52 meters. So, illustrate natin kung ano yung ating problema. Tandaan lang natin, kapag worded problem, kailangan natin mag-illustrate. I-drawing natin yung given para makikita natin or may imagine natin paano ba natin ito i-solve. Let's assume na itong triangle natin or right triangle is ito yung lot natin. So, yung unknown natin is yung dalawang legs. Ano ba yung hinahanap? Perimeter. In finding perimeter, kailangan natin i-add yung sides na meron tayo. At ang meron lang tayong side is si hypotenuse. So, kailangan natin hanapin muna yung ating legs para malaman yung perimeter. So, ito yung solution natin. So, kapag leg ang hinahanap, leg is equal to square root of 2 over 2 times the hypotenuse. Ito yung formula natin. 45-45-90. And our leg is equal to 52. Ito yung hypotenuse natin. Multiply natin square root of 2. So, 52 square root of 2 all over 2. Next, 52 divided by 2 is 26. So, ang nakuha natin is 26 square root of 2. So, in finding the perimeter is i-add natin yung tatlong sides na meron tayo. The hypotenuse, yung isang leg, and yung isang pang leg. So, perimeter is equal to 52. Ito yung ating hypotenuse and yung leg na nakuha natin kanina is 26 square root of 2 plus 26 square root of 2. And then we can add itong dalawa na ito kasi pareho sila. Parang ganito yan. 2x plus 2x is equal to 4x. Tama. So, yung ating radical is, isipin nyo na variable sila para hindi tayo nalilito. So, yung square root of 2, square root of 2 pa rin yan. Yung ating whole number or yung parang numerical coefficient ng variable, yung i-add natin. So, 26 plus 26 is 52. So, the perimeter is 52 plus 52 square root of 2 meters. Ito yung ating perimeter. Kapag ginamit natin yung 45-45-90 right triangle theorem. So, ito yung magiging answer natin. Para malaman yung exact value ng ating perimeter is you can use calculator 52 plus 52 times square root of 2. Yun yung magiging perimeter ng ating lot. Pero dito sa ating given, using 45-45-90 is ito yung makukuha natin yung perimeter. Letter C is, solve the following using the Pythagorean theorem. Find each missing length to the nearest 10. So, word problem na tayo or real life problems. Number 1 is, the size of a TV screen is given by the length of its diagonal. So, say for example, itong TV na to. Para mahanap yung size ng TV nyo is, hindi itong length na to or hindi itong length na to. Ang hinahanap is yung diagonal natin. Yun yung magiging size ng TV nyo. So, if the dimensions of a TV screen is 16 inches by 14 inches, what is the size of the TV screen? Unang-una, syempre, mag-i-illustrate tayo. Ito-drawing natin yung ating TV and kung saan natin ilalagay yung values or yung given na meron tayo. So, let's assume na itong rectangle na to is siya yung ating TV. And then, itong side na to, 14. Yung sa baba, 16. And ang hinahanap natin is itong ating diagonal. To find the size of your TV screen. So, kung makikita natin dito is nakabuo tayo ng triangle. So, using Pythagorean theorem, we can find the size of this
TV or yung ating diagonal. Kung gagamitin natin yung ating Pythagorean theorem, itong side na to or yung diagonal natin is siya yung ating hypotenuse. So our solution is, we let A is equal to 14, B is equal to 16, and C is the unknown. Para hindi kayo nalilito and para uniform whenever you solve a right triangle using Pythagorean theorem, ang shorter leg, gawin niyo siyang A. Ang longer leg, gawin yung B. And syempre, yung hypotenuse natin is siya yung C. Next, using the formula, hypotenuse, the square of the hypotenuse is C squared, and then A is 14, and then B is 16. So 14 squared is 196, and 16 squared is 256. We will add 196 plus 256 is 452, or 452. Using the square root property, C is equal to the square root of 452. Using your calculator, C is equal to 21.3 inches. So yung size ng TV nyo is 21.3 inches siya. Number 2 is, from a train station, one train heads north and another heads west. Sometime later, the northbound train has traveled 12 miles and the westbound train has traveled 16 miles. How far apart are the two trains measured in a straight line? Kung i-analyze mo tong given na to, na hindi ka mag-drawing, mahihirapan ka mag-solve. Siyempre, i-illustrate natin yung sinasabi ng problem para hindi tayo mahirapan. Itong ating square na kulay gray, i-represent na yung ating train station. Itong arrow natin, pataas na kulay orange, siya naman yung train natin na pumunta sa north or papunta sa north. Ang na-travel niya is 18 miles. Ito naman ating arrow na kulay orange papunta sa left is siya naman yung train na nagpunta sa west. And ang na-travel niya is 20 miles. Ang tinatanong is, gano'n na ba kalayo yung dalawang train sa isa't isa? Kasi yung train natin is nandito na kasi nakapag-travel na siya ng 20 miles. Yung isang train is nandito na siya, nakapag-travel na siya ng 18 miles. Ang tinatanong, gano'n sila kalayo sa isa't isa? So kung makikita natin, nakabuo tayo ng right triangle. And ang hinahanap natin is the hypotenuse. So using the Pythagorean theorem, i-represent natin si A as 18, yung ating shorter leg. And si B is si 20, yung ating longer leg. Ito naman dalawa na to is kahit sino dyan yung A and B. Pero para hindi tayo nalilito or para uniform yung pagsasolve nyo, yung mas maliit na leg, siya yung ating A. And then yung mas malaking leg, siya yung ating B. And then syempre yung ating hypotenuse is si C. So yung nababalaan dito is the hypotenuse, yung opposite side ng ating right angle. So ang formula natin, C squared is equal to 18 squared plus 20 squared. Inuulit ko, ang formula natin na to is hindi siya palaging ganito. Depende sa ating given na figure or depende sa ating ginamit na letra. Basta ang gagawin nyo rito, yung square ng ating hypotenuse is equal to the sum of the square of the two legs. So eto tayo, C squared is equal to 18 squared, which is yung ating A is 18, and then yung B natin is 20. 18 squared is 324, and then 20 squared is 400. C squared is equal to, i-add natin yung dalawa, 724. And then, square root property, C is equal to the square root of 724. Using your calculator, C is equal to, yung layo ng dalawa sa isa't isa is 26.9 miles. Number 3 is, a ladder 13 meter long is placed on the ground in such a way that it touches the top of the vertical wall 12 meter high. Find the distance of the foot of the ladder from the bottom of the wall. Una-una, illustrate natin yung sinasabi ng problem. So, ito yung ating ladder. Ang measurement niya is 13 meters. So, itong kulay orange na to, na rectangle, is na-represent niya si vertical wall na merong 12 meter high. Ang tanong natin is, find the distance of the foot of the ladder from the bottom of the wall. So, itong measurement na ito ang hinahanap natin. So, siya yung ating question mark. So, kung makikita natin sa ating figure, nakabuo tayo ng isang triangle. So, using the Pythagorean theorem is, we can solve dito sa unknown natin. So, our solution is, we will let A, yung nawawala, and B is equal to 12, and C is equal to 30. Ako kasi ang ginagawa ko, para hindi ako nalilito or para mas madali yung process, yung shorter leg natin is si A, si longer leg is si B. So, shorter leg ang nawawala, and B is equal to 12, and C is, or the hypotenuse is
13. So, ang formula natin, same lang. C squared is equal to A squared plus B squared. So, ang C natin is 13. A ang nawawala and B is 12. 13 squared is 169 is equal to A squared plus 12 squared is 144. And syempre, i-combine natin yung like terms natin, itatranspose natin si 144 sa kabila, magiging negative. So, 169 minus 144 is equal to A squared. And then, 169 minus 144 is 25. Using square root property, square root of 25 is equal to A. And kahit hindi na tayo mag-calculator, square root of 25 is 5. So, therefore, yung ating distance from the bottom of the wall to the foot of the ladder is 5 meters. Isang video lesson na naman yung ating natapos. Siyempre, specifically using similarity of right triangles. Maraming maraming salamat and nagsitigil na naman kayo sa ating bagong video lesson. Keep safe always and God bless us all.